sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up, kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako, guys. Let's go! Ang 10 hektarya na lupa kung saan nakatayo ang Pogo ay pag-aarian sa pangalan sa papel ng sadyang pinuha si Lito Lapid at si Mayor Jing Capil para mabigyan ng proteksyon. Kasi isisiwalat ko later on, ang lupang iyan ay inagaw mula sa dugo ng mga magsasaka. Kasama rin dyan sa isisiwalat ko later on kung paano nakipagkutsaba yung Department of Agrarian Reform na pinangungunahan ng mga legal officers ni Conrado Estrella III. So, yan, makikita niyo kung paano lahat yan. At dyan isisiwalat ko sa sunod na marami na ang pinatay dyan. Sa loob ng Pogo Hub na yan na mayroong tinatawag na Park Hotel. Sa Park Hotel, labas-masok dyan si Lito Lapid. Labas-masok din dyan yung mayor ng Purak na si Jing Capit. Labas-masok din dyan ang ibang opisyal ng Pampanga. Kaya, sa totoo lang, ang problema natin, kaya ang mga politiko nating abusado ay patuloy na umaabuso at walang kimi, walang takot na dumidiretso sa kanilang gawain para kumita, sapagkat ang mga pulis na pwedeng umaristo sa kanila ay may tinatanggap din sa mga hatag ng Pugo. Kasama na dyan si Central Luzon Director Jose Hidalgo, kaya dapat tanggalin na yan mula sa Central Luzon na PNP. Kasama din dyan ang Provincial Director ng Pampanga. Sa bandang side naman ng Tarlac, magkatabi lamang yan. Ganon din, kasama din dyan ang Provincial Director ng Tarlac. Kasama din pati, sa totoo lang, sa sunod lang, sasabihin ko pati si Gobernadora ng Tarlac. Ila sasabihin ko, isisiwalat ko ang kanyang dikit dyan sa kay Bamban Mayor Alisgo. So itong upsapin ng Pugo, sobrang ano na ito, sobrang balahura na ito talaga. Ang bayan natin Pilipinas ay hindi nito makausad-usad. Marami na pong namatay sa Pugo na yan. Sa susunod ko na isisiwalat kung sino-sino ang mga namatay. Para dito muna, importante lamang malaman ng publiko na ang lupa na tinatayuan ngayon ng Pugo Hub, 10 hektarya, ay inagaw yan. Inagaw sa mga magsasaka. At para mabigyan ng proteksyon ang nangagaw na grand na may-ari ng Grand Royal Palazzo na sa Angeles City ay kailangan niya ng proteksyon, kaya binigyan ng lupa si Lito Lapid, binigyan ng lupa si Jing Capil. Kaya yan po ang sitwasyon dyan. So ngayon, happy naman ito si Lito Lapid kasi mayroon siya natatanggap. Happy din naman si Mayor, happy din naman ang lahat ng pulis dyan, lalo na yung mga hepe ng Purak dyan. Napakaliit na bayan, Purak at saka Bamban, third class municipality, ang liit ng income. Bakit dyan namamayani ang mga Pugo? Bakit dyan sila pumupunta? Ang ibig sabihin, kailangan nila malalayo sa mata ng mga taga-usig ng pamahalaan. Kasi pag malapit sila sa mata ng mga taga-usig, kagad-agad madidiscovery sila. Ang sa Bamban na Pugo na establish sana natin na may tunnel sa ilalim. Kaya kasing lalim ng tunnel ang totoong kwento dyan sa Bamban Pugo. At ganun din ang kwento dyan sa Lucky South 99 na nagpapatakbo ng Pugo dyan sa Purak Pampanga. Kaya, bayan ko, mag-isip-isip na kayo, umaapila ako sa mga kabalin ko. Kayo ang pwede magbago na mukha ng bayan ng Pilipinas. Kasi bakit? Marami dyan sa inyo, sa Clark Angeles, sa lugar nyo, sa Bamban, sa Purak, marami pang iba. Mababago ang mukha ng Pugo. Maapektahan ang buong Pilipinas. Biro mo yung senador ninyo,
na si Lito Lapid, kapwa nyo kabalin, Leon Guerrero kung tawagin, ay mahuhulog na dapat yan sa kabayo. Dapat hindi na patagalin yan. Dapat hindi na ibutong muli si kasi pinuno ko, no? Pinuno ng mga kasamaan. Yan ang problema dyan. So, yan ang ating ngayon isisiwalat yan. Ha? Lagi dyan sila ni Lito Lapid. May hotel kasi dyan, Park Hotel, sa loob ng Cugo. So, dyan, si Jing Mayor Jing Kapali, Kapil, ay dyan siya nakatira. Dyan na siya nakatira sa loob ng Cugo. Kaya, dalawang oras bago pumasok ang grupo ng PAOK TF, nakasibat na sila. Sinibat ni Mayor Jing Kapil at hepe ng Purak Pampanga na si Police Colonel Palmer, babae, Domingo Guardaya. Sinibat nila ang mga 90% ng mga tao ng Cugo dyan. So bago pa nakapasok, kasi ang problema ng PAOK TF, nung nandoon na sila sa loob ng hotel, ay tumawag pa itong Branch 14, Malolos Regional Trial Court, at sinabihan sila na binabawi ni judge ang search warrant. Dahil binawi, napilitan ngayon mag-apply sa Branch 45 ng Regional Trial Court Pampanga kaagad-agad ang grupo ni dating General Gilbert Cruz na hepe ng PAOK TF. Mabuti na lang at binigyan din sila kaagad-agad ng search warrant. Kaya at least kahit papano, may naabutan pa sila ng 187 na tao. So ang 187 na tao na yun, may mga Pilipino, may mga Vietnamese, mga iba pang nasyonal, mayroong Malaysian, mayroong Indonesian. So dyan rin makikita ngayon kung gaano katindi ang koneksyon ng Pugo, pati Judikatura, nakasama sa sindikato nila. Kaya, pero bago makatayo yung sindikato na yan, nagsimula lahat sa lupa. Ang lupa na yan na pinagtatayuan ng Pugo na yan ay diniskarte yan ng may-ari ng Grand Palazzo, Grand Royal Palazzo. So kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, napakalaki ng ginagawa nila na kabulsitan sa Pilipinas. Paano pa kaya ang gagawin nating mga mamamayang Pilipino kung ganito lamang? Pero marami nang pinatay dyan, kaya sinusugal ko ang buhay ko rito sa pagsasabi niyan. Ang sa ilalim niyan, sa likod niya, sigurado ko, triad. Ang Pugo na yan ay ginagawa lamang ngayon na front. Kasi although illegal ang dating, walang papasok kasi mayroong kinatawag na lisensya galing sa pagkor. So ibig sabihin, kasama dyan sa sindikato ang mga taong pagkor. Sigurado yan kasi nagsimula sa panahon ni Duterte yan, nakakasayan, kinasanayan ni Bunggo. Si Bunggo ang nagpatayo sa pagkor, sa Pugo ni Alice Go dyan sa Bamban. Kasama si Duterte dyan. Kasama si Paildon dyan na siya ang customs commissioner ng Nabisto, yung tinatawag na magnetic lifter, na kung saan ilang isang tonelada mahigit na shabu ang nawawala na nakakabit dapat sa magnetic lifter. So ngayon, matandaan ninyo, yung nakaraang dalawang taon, sa panahon na ni Bumbong Marcos, ang mga shabu na nakikita, nahuhuli, mula dyan sa Central Luzon, mula dyan sa Pampanga. Una, 60 kilograms, dyan sa galing sa huli niya sa Mexico. So ano pang iba? Marami pang iba, may 60 kilograms. Tapos, kasunod yan, nahuli doon sa WPD Lending Building doon sa Tondo, Manila. At ang nakuha dyan, isang toneladang shabu. At nabawasan lang ng kunti, 997 kilograms. So, 3 kilo na lang ang kulang para maging isang tonelada. Hindi pa nabilang dyan yung binulsa ng mga pulis na nag-raid sa WPD Lending. So, ibig sabihin, mahigit isang toneladang shabu yung nakuha. Na nanggaling din yan, sigurado ko nanggaling yan sa Bamban na Pugo. So, ganun din ang ginagawa dyan. Ginagamit dyan, sigurado ko may taguan din yan dyan sa Pugo, sa Purak, Pampanga. At kung bakit kakaibang Pugo ito, lumayo kung saan ang mga usual na Pugo, kagaya ng Pugo sa Paranaque, Pugo ni Binhar Abalos dyan sa Mandaluyong, Pugo na dyan sa Maynila, may Pugo dyan sa Makati. Ang daming may Pugo. May Pugo dyan si Remulla, dyan sa Island Cove. Pero naiba ito, ang layo sa kabihasnan. Bakit? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, triad group ito. At na sigurado na establish naman sa napanood ko na isang Singaporean na vlogger. Kanya na establish na yung mayor ng Bamban Tarlac ay
ang tatay niya ay taga Fujian province sa Fujian, China. Ang sa Fujian, diyan ang gagaling ang mga sindikato ng mga Inchik. Although diyan din ang grupo o hotbed ng tinatawag na Communist China Communist Party. So ganun po ang nadedelikado na talaga ang Pilipinas sa ganito sitwasyon. Kasi ang ating wala tayong ibang katatakutan, mga Chinese, hindi natin katakutan 'yan na magiging spicy Alice Go. Hindi natin katakutan. Kinatatakutan natin yung sarili nating mga official na gumagawa ng mga birth certificate na late registration ng mga Inchik na gagawing Pilipino. Kasama diyan ang kinatatakutan natin sa si Lito Lapid, iba pang mga official na nagbibigay proteksyon sa mga illegal na mga Chinese dito. Kasama rin diyan yung mga mayor sa bayan-bayan. Sigurado ko yan. Kasama diyan mga pulis. Kasi kung hindi sila nagkukutsabahan, ay sigurado huhulihin sila ng pulis. Sigurado ako na imbisigahan sila ng pulis kung ang pulis ay hindi tali ang kamay ng mga politiko. Kaya, panahon na po na magkaroon ng batas na tanggalin sa kapangyarihan ng mayor at gobernur ang pagtatalaga ng police chief sa bawat bayan at bawat lalawigan. At kasabay niyan, para nalaman mawala at mamayani ang lahing Pilipino, kailangan natin, kung hindi gagawin ni Bongbong Marcos at hindi niya talaga gagawin, iboboykot na lang natin ang lahat ng produkto ng China. At yan lamang ang aking magagawa. Kahit hindi ka opisyal, kahit hindi ka bumoto, basta huwag ka lang bumili ng mga Chinese na produkto. Ganon ang ating gagawin. Sabi ni Teresita Angsi, maawa naman kayo, mga tao rin yan. Oy, Teresita. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.